ang Mount Mayon, ang pinakasikat na tourist attraction na bulkan sa Pilipinas. Hinahalin tulad kasi ang Mount Mayon sa Mount Fuji ng Japan dahil sa kanyang perfect cone shape na bihira lang makita sa buong mundo. Tinataglay nito ang kagandahan ng paglalang ng ating Panginoong Diyos sa mundo. Ngunit nito lamang isang nagbabadyang trahedya ang nangyayari ngayon sa bulkang Mayon na ito ay nag-aalburutong at ipinalikas na ang marami nating mga kababayan sa mga nakatira sa 6 kilometers radius ng bulkan at ika pa ng Fibux. Itinuturing na na eruption ang nangyayari ngayon sa bulkang Mayon. Ngunit ano nga ba ang history ng bulkang Mayon at bakit sinasabi nila na ito raw ang pinakanakakatakot na bulkan sa kasaysayan ng Pilipinas? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang bulkang Mayon ay tinatawag na Monte Mayon o Vulcan Mayon sa salitang Spanish. Ito ay isang active stratovolcano sa probinsya ng Albay sa Bicol at popular ito bilang isang tourist spot dahil sa kanyang perfect cone shape na very symmetrical ang kanyang posture at napakaraming mga mythological stories patungkol sa Mount Mayon. Ngunit kung ating makikita, ang Mount Mayon ang isa sa mga perpektong natira sa mga bundok na ginawa ng ating Panginoong Diyos. Dahil ang ibang mga bundok, kung ating mapapansin, ay ginamit ng ating Panginoong Diyos para tabunan ang mga namatay na mga tao noong panahon ng baha sa panahon ni Noe. At mapapansin natin na ang pagkaperpekto ng Mount Mayon ay isa lamang sa nakakamangha na creation ng ating Panginoong Diyos. Ngunit ang Mount Mayon ay kabilang sa tinatawag na Ring of Fire. Ibig sabihin, ito ay kabilang sa mga pinaka-active na bulkan sa buong mundo. Dahil sa loob ng 500 years ay 52 times na ito na sumabog at nagsimula ang kanyang first eruption noong taong 1616, na ang kanyang first eruption ay umabot ng 6 days na nakadate noong July 20, 1766. At ang pinakamasaklap at pinakadestructive na na-record sa pagsabog ng bulkang Mayon ay naitala noong 1814, na kung saan kumitil ng 1,200 na mga tao sa lugar ng Kagsawa, na ito ang pinakadilubyong pangyayari sa lugar ng Albay. Siya nga pala, mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat, kaibigan, sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. At sa ganda ng Mount Mayon, mapapansin natin na ang kagandahan ay talaga namang mapiligro dahil libo-libo na pala ang mga tao na namatay dahil sa bulkang Mayon. At ngayong 2023, kapansin-pansin, mga kaibigan, na nag-aalburuto na ang Mount Mayon. At hindi lamang iyan at tinatampok sa nakaraan nating video na pati ang Mount Canlaon at Mount Taal ay nagbabadya na rin sa kanyang pagsabog. Ngunit ang pinaka nakakangamba ay ang Mount Mayon dahil ito ang isa sa mga pinaka nakakatakot na bulkan sa buong Pilipinas. At nagbabadya na ang bulkang Mayon ngayong 2023 na talaga namang napakadelikado na ng kanyang sitwasyon. Kaya naman pinalikas ng gobyerno ang ating mga kababayan sa palibot ng bulkan. Ngunit ang good news, mga kaibigan, hindi pa naman daw hazardous ang eruption na nangyayari ngayon sa bulkang Mayon. At patuloy nating ipanalangin ang mga kababayan natin sa palibot ng bulkan. At nawa, maging ligtas ang lahat. At ipagpatuloy natin na manmanan ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Dahil kung ating mapapansin, tayo na, mga kaibigan, ay papunta na sa mga delikadong mga araw dahil ito ay talaga namang mangyayari bago darating ang ating Panginoong Hesus.
Unang mga taga Korinto 16 verse 13 to 14. Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. At lahat ng ginagawa ninyo'y gawin ninyo ng may pagmamahal. Mga kaibigan, ito ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos na tayo ay maging matatag at lalong kumapit sa pananampalataya natin sa Kanya dahil ang panahon ay malapit na. Pakatibayin natin ang ating loob at humingi tayo ng tulong sa ating Panginoong Diyos na maging panatag ang ating puso hanggang sa oras ng Kanyang pagparito. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa inyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama namin, banal mga pangyarihan namin Diyos, tunay nga Panginoon na ang aming pumundo ay hindi na po nagiging ligtas, maging ang mga bulkan ay nag-aalburutong na naghahayag na malapit na po kayong dumating. Aming pong dinadalangin na inyo pong pakaingatan ang aming mga kababayan na malapit sa paanan ng bulkan at tulungan kami Panginoon na mahayag ang inyong kadakilaan. Tulungan kami Panginoon na magkaroon ng mas matinding pananampalataya at tulungan kami Panginoon na bigyan ang aming damdamin ng lakas ng loob at kapanatagan na hindi niyo po kami papabayaan magpakailan paman. Salamat Panginoon sa inyo pong patuloy na pag-aalaga sa amin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.